My soul breaketh for the longing that it hath unto the judgments of all thy. Thou hast rebuked the proud, thou that are cursed, which do err from thy commandments. Remove from me reproach and contempt, for I have kept thy testimonies. Sabay-sabay, dalawang verse, ready, go. Princes also did sit and speak against me, but thy servant did meditate in thy statutes. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Let's pray, Lord. I'm salamat sa inyong mga salita again. Mga testimony, Lord. Ang inyong mga law, precepts, Panginoon. I pray also, magpalain niyo kami for the rest of the buhay, Panginoon, ng church nito, Lord. Ay salamat sa 4 years, Panginoon, na tiniserve yung pang bawat isa. At binigyan ng katagumpayan, Panginoon, ng aming efforts, Panginoon. I pray na marami pa pong maligtas according to your will, Panginoon. Gamitin yung mga lingkod nyo, Lord, dito. Church nito, Lord, lagi kayo pong lumago, especially, hindi kami pare-pareho, Panginoon. But panalangin namin, kaya mag-labor kami, magtitiwala sa inyo para kayo po lumago. At marami pong maligtas according to your will again, but sa pamamagitan po ng paggamit niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa kanina mga nag-decide, Panginoon, nawa na kondisyon na aming mga utak, Panginoon, nakita namin, Panginoon, dapat namin mahalin yung salita ngayon sa aming study time, Panginoon, sa preaching. I pray kayo pong magpala sa inyong mga salita again, kausapin yung bawat isa, especially mga bago, Panginoon, yung mga matagal na mahalin pa namin ng lubos sa inyong salita. Ito po yung maraming kasama dito sa inyong salita. Ang mahalin namin, intindihin, i-apply, Panginoon, i-spread, Panginoon, even gastos, gumastos kami, Panginoon, para ito po ay makasatuparan, Panginoon, labanan namin yung mga kalaban naman na sumasalaula, Panginoon, naman sa salita niyo, Panginoon. So I pray, ma-inspire niyo po, Lord, kami, Panginoon, ngayong umaga hanggang hapon, Panginoon, kayo magwala natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ngayon pa lang, para na ang fire. Sige po, makapun na po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title po nito is Loving the Word of God. Pagmamahal o mahalin ang salita ng Diyos. Nabanggit ko kanina pang umaga. Again, maraming salamat sa mga nag-recite na. Kahit mga bata po nakaka-inspire. Amen. Yan ang way po talaga. Para bigyan ko muna kayo ng problema, no? Ganito po yun. Ibigay ko yung statement ng problem. Kasi po, para ma-appreciate natin yung message. So, madalas ko binibigay naman sa inyo itong illustration ito. For example, ako ay nag-instruct. Peter, yan ba gawin mo, ha? Bumili ka ng 1 kilong bigas. Okay? 2 kilong asukal. At saka ng 1 piraso ng mag-ano lang ako ng isip ko, ng kama, ng 50 ml kunwari na sahog, kung ano man yan. Itong pera 500, kailangan ko yan ng alas 9. Okay, so masyadong maraming instruction yun, diba? Detalye. So gusto ko masunod yun, kaya nga pinag-utos ko, diba? At importante sa akin na gawin niya yun para magawa ko yung dapat kong gawin. So, ano mangyayari kung sinunod lahat ni Peter yon? Lahat yun, sinunod niya, bumili siya, ganito, ganyan. Eksakto. Kaso, hindi nakarating yung binili niya. Bukas pa nakarating. Paano yan? So, may halaga ba yung ginawa niya? So, ganito naman. Sige, nakarating siya, kaso kulang ng isa. Eh, kailangan ko na ngayon lahat. Paano yun? At least nakarating. Eh, paano iba? So, ganito yan, pag binibigyan kayo ng instruction, lalo sa salita ng Diyos, napakipotate lahat po ng bagay na yan. So, kahapon po, ando kami sa alalagin, na-appreciate ko na naman yung mga teachers tsaka yung ginagawa natin doon. Kasi iba, iniwanan kami, ha. Alam mo, minsan, kailangan ako sa inyo, wala akong matawag, yung pala, nag-practice kung saan. Eh, bata, naggala pa. So, focus tayo pag may ganun tayong program, amen. Kailangan ko kayo doon para i-observe nyo rin kung ano yung nangyayari. Kasi lahat po na may kinalaman sa gawain ng Diyos, lahat po yun. So, kabisaduhin nyo rin po yung mga pangalan ng mga tao doon. Bawat pahiwatig, bawat salita na ginagawa po natin dyan, napaka-importante. Amen? Mabalik tayo dito ngayon. So, salamat. Nabanggit ko lang yun kasi nga naalala ko yung nagsimula tayo dito. So, tayo po ay 4 years na
Manggitin ko ulit, nung tayo nag-umpisa po dyan, para alam po ng iba, no? Ako po ay, ano na ako ngayon, 42. So ako po ay dating Catholic. Nag-church naman kami every Sunday. Minsan wala. Eh madalas, gusto namin, daddy, saan si daddy? Umiyak na ba si daddy? Madalas gusto namin, gabi lang, ganyan eh. Wala yung convenient. So okay naman, nasa gagala. Pero nung ako po yung medyo lumalaki na, nagkakaisip, ang dami akong tanong sa buhay. Kaso, hindi na-feed, hindi ako na-feed. So pero in a way, nagmamanifest po ang Panginoon sa aking buhay. May mga tanong ako, nagtatanong ako, ano bang Diyos, totoo ba yan? Bakit ang daming religion? Nag-aaway-aaway pa sila, kaya ayoko na sa kanila. Anong ganun eh. And then, dumating po yung mga, isa-isayin ko po yung mga nagbigay ng ano sa akin. No? Salamat, merong sa, ay ito paano, naibigyan tayo ng instruction sa Christianity, kaso ang daming mali. Especially pag Catholic, rosario, ganyan-ganyan, napaulit-ulit, yung pare, hindi ko maintindihan pag nag-preach. Ewan ko kung naintindihan nyo ako. Intindihan nyo naman, di ba? Tapos, ngayon po, so may mga nangyaring ano sa buhay namin, yun nga. Okay lang din, kinakwento ko, alam mo naman yan eh, di ba? Hindi lahat, okay. So, isa sa mga na, ano ako, siguro mag-grade 5 bata ako nun, nabangga po yung sasakyan namin. So, isasakyan kami, binangga kami, ganyan. So, nangyari nun, syempre, madrama po yan. Kasi wala kami pambayad. Kami magbabayad, kami binangga. Pwede ba yun, pastor? Yun nga nangyari. So, kaya yung aking utak, na ano ko nun, parang, nagtatanong ako sa Diyos. Paano maayos ka naman, ikaw na yung tama, ikaw pa yung minali. So, nagkakaroon na ako ng idea ngayon sa justice system ng Pilipinas and therefore, sa buong mundo. Lord, bakit ganun? Kami yung nasa tama, kami yung minali. To the point nga na nakulong ka ba nandi? Nakulong pa. Kasi nga, wala nang pambayad. Siyempre, di nila sinisipot yung ano, kasi wala, talo na tayo. Kaibigan pala nung kalaban namin yung judge eh. Ano yun? Okay? So, nagkaroon ng profound impact sa buhay ko po yun. And then, bandang huli nga, nakulong si daddy. Pero sandali lang naman yun. Pinalaya siya. Kami pa yung nagkautang sa kanila. Binayaran namin. Umiiyak si mami nun. Tumatawag siya kay Noli Di Castro. Noo, naiyak din ako nun kasi nakikinig ko yun. Yung mother ko, tumatawag kung kani-kanino. Doon ko rin alaman na hindi pa totoo yung mga yan. No, bago ka tulungan yung mga yan, may hanapin din sa iyong assurance yan. At susunod ka sa programa nila. Kami hindi kami pinansin eh. Napagandang siguro story no, di ba? Naisip-isip ko, pero hindi. Hindi sila interesado. But anyway, again, profound impact sa aking buhay. And then, later eh, grade 5 ako nun, pero yung kaso nun, umabot hanggang college. Ganun po yun. Kaya naalala ko din nun, college ako nun, yung daddy ko makukulong. O paano ako magbabayad? So kaya, naalala ko nun yun. Pinaglaban ng daddy yun. Tulungan-tulungan lang kami. Hinatidang ko siya ng damit sa kulungan. Hirap, no? So, pero yung maganda doon, may nangyari sa akin, may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Sorry, ah. Nagigyan ako eh, kasi nagtatanong ako. Anyway, salamat sa Panginoon. Nakaahon kami doon. Guys, so, inutang namin yung hindi namin dapat utang. College ako noon, no? So, doon ko naman, ayun, pinaglaban ako noon, binayaran pa ng college. Hindi ako huminto, amen, ng college. And then, ano ba nangyari? Kaya nagsikap din po ako noon, gusto kong makatapos agad, makapagtrabaho, makatulong. Ito pa naman ang problema. Alam niyo yung, di ba, may sasakyan kami, doon ako natututo mag-drive pa lang. Okay, para sa mga natututo mag-drive. Yung mismong kinakasuhan kami doon sa kaso na yon, eh siyempre, yung pulis andun, si daddy, nilabot tayo ng pulis. Ako yung nag-drive. Ang mga pagkakala. Ako yung nag-drive. Eh, yung sasakyan namin na yun, napaganda. Okay? Dumidikit po yung brakes. Yung ginagawa namin, no?
Hindi ko makakalimutan, niluluwagan ko din, naalala mo yun? Niluluwagan ko ng, nililik namin yung para hindi, ano, di ba? Pag medyo niluwagan mo na, okay na lang. Eh, nasobrahan kong luwag. And doon po yun sa, basta kung anong lugar yun, may pataasan doon kami sa taas. Nung pagbaba ngayon, oh, sige. Oh, lalala yung tatay mo, lalaya na, pero ano, gabayad kayo, oh, sige. Drive akong ganyan, naku, wala nang brakes. Nasobrahan eh. Do immense, nakabangga ako mismo nung araw na yon. Do immense. Bangga yung bangga sa sakyan, bangga pa kami, umahon pa kami doon sa ano. Isip-isip ko na lang, kasama ko yung daddy ko, kasama yung mami ko, sabi, anong iisip? Sabi ng mami ko, oh please, oh please. Hindi makakalimutan yun, pero magaling ang Panginoon, kasi may way siya. Amen, na minsan yung ano mo, yung puso at isipan mo, ikakapture niya. Amen. Ako ngayon, ginagawa ko sa inyo, mga bata, para lang ano, sa preaching ko ginagawa yung gusto kong ma-accomplish sa inyo. Minsan mahirap, pero sana ganun na lang at di na kayo magkaroon pang experience na masama. Amen? Kaya huwag kayo magdadamdam pag kayo ay pinapagalitan. Anyway, so yun yung mga naalala ko. And then, sa college na, yun nga, maraming ka nakakabalkada, natutupo akong uminom, huwag nyo nang gagayahin na. Hindi ko kwento sa inyo lahat. Naroon akong uminom, mag-gerilyo. Pero, ayun nga, nung makakatapos na ako ng college, kasi nga, napakamahal sa ama. Naka isang taon lang ako doon. Eh, talaga naghihirap kami. Tri-sem pa yun, parang magkano ba yung nabayaran? Parang nasa 12,000. Eh, malaking pera po yung 12,000 nung panahon na yun. Eh, ang ama halos, pantay pa daw yun sa, ano, sa basta may mga school. Eh, doon lang ako pumasa. Anyway, ano ba nangyari? So, lumipat ako ng CCP, doon ko na-meet si Ma'am Mian ngayon. Nagkwento na tuloy ako, no? Para sa iba kasi mga bago, eh, no? Baka ma-inspire din sila sa love story namin. Mag-stay na sila sa church na. Okay, nasa na ba ako? So nagtuloy pa rin ako ng vision noon kasi nga, wala eh. So, pero, may na-meet ako mga grupo ng Christian hanggang ngayon, kaibigan ko yung mga ngayon, kaso mga umalis sila sa Pentecostal. Pero mag-impact din sa buhay ko. Attend akong Bible study. And then, yan, nakaka-meet ko si Mean. Mean nyo, na in love siya sa akin. Basta ganun, alam nyo naman. Ayan. Hindi ko makita yung reaction ni Kuya Ed, eh. Nakamas. So, basta yun, Bible study, and then, ano ba nangyari? So, in-invite ako ni Ryan sa kanilang church. Pinuntahan ko naman. And then, doon na po nag-umpisa yung kinakausap na rin ng Panginoon sa maraming paraan. Amen? And then, na-introduce ako sa mga ganyan, born again, sa Baptist kay Mamean. Pero kina Kuya Ray, kuya talaga yun. Sabi, kilala niya sa mga Baptist eh. So, doon ko palang nagkakaroon ng mga idea about yung mga ibang religion. At salamat din, kina Kuya Ray, maganda yung testimony nila. Though, nagkaroon din ng hindi, pero still, andun yung impact ng Diyos sa akin buhay. And then, na-meet ko nga si Mamean, dinala ako sa Baptist ngayon. So, naranasan ko yung sa mga Pentecostal, nagrarakrakan sila, di ba? Eh, Catholic ako dati, hindi ko masyadong appreciate kasi maganda yung solemn eh. Kasi yung Catholic ngayon, mayroon silang di ba? Department sa mga rakrakan, mga charismatic. Anyway, so, dinala ako ni Mamean doon, pinag-pray niya daw ako. Ganyan. And then, yun na, doon ako na, hindi agad ako nag-commit doon, pero nagtatanong ako sa Diyos, okay? So, nagtanong na rin ako doon yung mga time na yung sa parents ko, nagkakaroon kami ng problema doon sa family. Madami, okay? Pero anyway, nadala ako doon, so doon ko nakapakinggan yung salita ng Diyos, and then nakilala yung pastor namin, yung mga church members sa Diadem, at pinagpala kami doon. Amen? So, hindi agad. Hindi yan mabilis eh. So, kaya titiwala lang doon ako kay pastor, yung pinubay niya sa aking instruction. Kasi nga doon si daddy, no, parang
hindi niya na provide sa akin yung, siyempre kasi, alam niyo na, di ba? Mga tatay minsan, alam mo na, mga biktima rin ng sanlibutan. Kaya, pero salamat sa, yun, sa church. Na ako, hindi ko naisip magbabastol kasi nga, mahirap, at pag binabasa, pero ang maganda dito, yun nga, yung gusto kong share sa inyo, yung impact din sa akin ng salita ng Diyos. Nung bagong ligtas, basa lang ako ng basa, basa ako ng basa. Yun ang gagawin nyo, mga bata, especially pag nag-solving tayo, lang, ano sa inyo, basahin mo to, basahin mo to. Kasi hindi ko alam kung mga follow up kita, hindi ko alam mag-isipag ka pumunta sa church, pero pag binabasa mo to, may ma-accomplish ka. Kaya yun ang ano natin ngayon eh. So kaya yung binasa ko ng binasa, research ako nung una, nung panahon namin, napakabagal pa internet. Kaya wala eh. So salamat, may text. At sinaga ako po yung iba, piniprint ko nga. Buti may computer na ako nun. Na murang-mura lang, inassemble lang. Para meron lang. So long story short, yan po ay... Yeah, so karamihan na nalaman ko, of course, salamat sa aking basto sa church namin sa Diadem. Kaya na-appreciate ko unti-unti, nakikilala akong Panginoon sa pamamagitan ng church, sa kanyang salita. So, kaya daw nakakatuwa kasi grabe pala yung blessing pag nasa church ka, mga bata especially. Marami nakipaglaban para sa inyo. Yung mga magulang nyo, minsan nakakatamad yan. Okay, kaya iba sinusundo natin kahit ano. Para lang magkaroon kayo, matanimang kayo ng salita ng Diyos. Kasi ito lang yung ano, pag-asa natin. Ang hirap yung iba, grabe yung iba yung panghatak nila. Malaki kami, masaya dito, mayroong usok dito, may bigas dito, mayroong diyang Starbucks. May Starbucks na naman tayo kasi tinitimpla. Diba? May sasakyan din naman tayo kasi tumitirik minsan-minsan. Diba? Pero masaya tayo, amen. At itong, yung church na to, kaya pinagpala kayo, soul winning church to. At bihira na po yan sa mga churches. Isa, maipag-away pa nga, may naka-away pa nga ako dyan. Napakagalang, pero gusto ko lang ma-reach ba? Kasi nagre-record siya sa Facebook. Nire-record niya yung sarili niya, nag-preach siya. Wala nakikinig sa kanya. Ewan ko bakit proud na proud pa siya. At yung mga tao doon, mga baptism, amen, amen, amen. Gawin mo lang yan, kahit mga tanga. Kasi tinanong ko po, private lang, ilan na naligtas for the past year? Nakwento ko na sa iba eh. Sabi niya, magalang pa nung una eh. Mga dalawa po siguro, pastor. Eh, talagang nabigatan na ako kasi nga, yung oras na yon na pwede niyang ginamit kung naturuan siya ng tama. Hindi niya sinayang yung oras niya kung naturuan siya ng tama. Amen? Kung nakinig siya sa instruction na salita ng Diyos, di ko pa natatouch to. Kaya, introduction lang muna. Kaya naawa ako na burden in a way. Kaya minsan po, pag nakita niyo kung friend niyo ako sa Facebook, huwag kayong magugulat, may dahilan yan. Dati hindi ako may pagsawsawan niyo sa Facebook para makipag keyboard warrior lang. Pero ngayon, kailangan na yung impression na kaywawa itong mga to, even mga Baptist. Okay? So yun lang yan. Kaya gusto ko introduction nyo, yung history na ating church, okay, nagpastor na nga ako dito, dahil na burden ako sa gawain ng Diyos, at ang namin kailangan gawin, at hindi na-accomplish. So salamat kina Brother James, yan po yung sumama sa akin dito, at hanggang ngayon naman. At ngayon, ganun po yung, kaya, sana ma-appreciate nyo po, no? Kaya, tataka kayo, ba't si Brother James, todo suporta dito? Eh, ano yan eh, magkadoksong na po ang bituka namin. Oh. At salamat si Daddy rin nung nag-support, nag-umpisa tayo dito, nag-support. Si mother ko ay medyo ganyan pa, pero sumusuport naman yun. At ngayon, kaya salamat, andito kayo ngayon, kayo na po yung mga next generation namin. Ganun din po, kung paano nag-umpisa yung Diadem, kaya kinakwento ni Pastor yun every ano din, anniversary namin. Kaya na-appreciate ko ngayon yun. Uulitin niya ulit yung kwento, kasi nga importante, sa church, manatili na yung mga andyan na, magpatuloy. Hindi pwedeng this year, ilan tayo ngayon? Oh, nire-record nyo ba? Dito po, napuno na namin to, nang sa 100 kami nun eh. Kasi mga bata naman, tsaka may programa. Pero ang church, hindi magpapatuloy pag walang nananatili. At mananatili naman kayo pag kayo ay naintindihan nyo na ito rin yung kalooban ng Diyos para sa inyo. At again, balik tayo sa salita ng Diyos, dito po yan, mag-uumpisa at matatapos.
Pag hindi nyo na mahal yung salita ng Diyos, hindi na kayo nag-pray, hindi na kayo nag-basa. Binabaliwala nyo ito. Kanina may nag-recite. Salamat sa Panginoon. Ano ba naman nag-recite? So, what? Pag naging indifferent na kayo salita ng Diyos, mag-umpisa na kayong mawala. At hindi namin kawalan yun. So, makakalungkot naman. Sana si Desiree manatili dito hanggang lola na siya at wala na ako noon. Malamang. Sinade, ewan ko, iba. Pero yun ang aming, kaya gastos tayo ng gastos. Ngayon, sa alaala, pinapagtala ng gastos po tayo doon. Dahil ang halaga ng buhay ng church nasa tao. Pakita lang natin na mahal natin sila, pero again, babalik tayo sa salita ng Diyos. Imagine nyo, kaya na-pressure ako pag may ganyan, may programa tayo. Iba sa inyo, luto ng luto, pero ang pressure na sa akin. Kasi ano yung sasabihin ko dito, bibigyan lang ako 30 minutes para ma-inspire, matuto yung mga tao, lalo yung pag gano'n, magbaguhan. Wala eh. Nga lang yun. Anong sasabi nito? Sana ako mag-uumpisa. Salamat, makapangyari yung salita ng Diyos. Kaya ngayon, introduction lang yun, tuloy po natin dito. May mga ilang bagay lang. Natitingnan natin, ano ba ang salita ng Diyos? Ano yung kapangyarihan nito? Ano yung dapat tiwala meron tayo dito? Ano yung ma-accomplish natin? At ng Diyos, sa salita ng Diyos, at para naman sa mga tao. Amen? So, habang introduction, no? So, sana, appreciate nyo, especially mga bata. So, ito. Kaya sabi dito, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Kaya gusto ko po ito, itong sa first how many verses itong chapter na to. Napansin nyo kanina si Mamaya nalilito. Kasi po, may mga synonyms na tinatawag. Napakahirap po nung ginawa niya. Ako nga, Mamaya 31 verse lang. Nag-struggle pa ako. Yung mga synonyms ng salita ng Diyos, scripture, law, precept, statute, commandment, testimony, isa po yung tinutukoy nila kung ano yung ginawa ng Diyos at pinakita sa atin at pinasa sa atin. Eh basta, di ka naman nakita si Moses, pinati yung dagat eh. Pero nakasulat yun dito. Testimony ng Diyos yun. Natutulungan ka niya. Wala ka na magagawa. Nasa likod mo, kaaway dito, merong bundok, may bundok, kalaban nasa kabila, hinahabol kayo, nasa unahan nyo, dagat. Anong gagawin ng Diyos? Patay na kami. Hindi. So, testimony ng Diyos, hindi siya na pinabayaan, magtiwala kayo, sabi, move forward, forward sila, nahati yung dagat. So, that is a testimony of the Lord. And, may kinalaman yung salita ng Diyos. So, again, yung hinahati yung Red Sea, paulit-ulit po yun sa Bible. So, gusto ko sabihin, yun ay testimony ng Diyos, yun ay salita ng Diyos. At, ano yung unang sinabi dito? Yung unang term sa salita ng Diyos ay yung tinatawag na law, no? Batas. So, bakit batas ang tawag sa salita ng Diyos? Kasi pag sinabi ng Diyos, totoo, pag sinabi niya, huwag mong gawin, mapahama ka. Pag sinabi niya, gawin mo, ganun ang batas, di ba? Kaya isa sa mga tawag sa Bible, the scripture is law. Okay? Pero anong dapat natin gawin sa law? Kasi basahin, sundin. Pero sabi sa number one, pinagpala ka pag ikaw ay, ano yung undefiled? Hindi marumi. Okay, so, tuturuan ko na lang kayo, no? Kasi ang uso ngayon mga kabataan, no? Alam nyo paano kayo naaalis sa salita ng Diyos? Kaya pag puro Facebook o puro TikTok, puro kabastusan, at puro jowa-jowa, bata pa. Alam nyo ba yung defile ginamit siya madalas sa mga, especially sa babae, pag sila ay, marami daw nai-rape ngayon. Pero minsan kahit di ka na-rape, nabastos na yung utang mo, lalaki o babae. Diyan nag-uumpisa yan. Kaya napansin ko po sa soul winning, sa ginagawa natin, ang sinong mahirap akayin sa church, sinong ang hirap maligtas, yung mga hindi nung nasira utak, pero parang nadumihan na ng gusto. So ngayon, yung sasakyan natin, salamat, nabayaran ko lang yung ano, nililinis na nila. Pero napansin ko yung ibang dumi dyan, ang hirap linisin. Amen? Sino naglinis dito ng Friday? Amen, no? Appreciate ko si Juliana, masipag pala to. Amen? Kaya, pero yung ibang dumi, natanggal ba dyan yung dumi? Yung sulat ng crayon dyan. Hindi. Wala na? Ah, okay. Wala ng time. So, may mga dumi po na mahirap linisin. Amen?
may mga dumi na madali lang, ito, punasan mo lang yan, okay na yan. Okay? May mga dumi na ang hirap, anong kailangan mong gawin? Meron ka lang cleaning agent, sabon, minsan sabon ayaw pa rin. Minsan langis, kung ano man, panlinis, ang dami gagas para malinis. Alam nyo mga bata, mga kapatid, yung utang nyo, malinis pa ba? Pastor, nadumihan na po, linisin mo ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, basahin na nga natin, sinabi mismo ni Jesus. Paibasa po, abang minum ako, ready, go. Now ye are clean through the word which I have spoken unto. Okay, kung dumumi ka man, amen. Nalala ko si pastor na naman, pastor dito, of course. Appreciate ko yung pastor ko, no? Hindi ka lalago sa buhay mo kung hindi ka malapit sa pastor. Man, hindi naman masyadong malapit, basta andiyan ka, amen. Ako, wala naman masyadong close dito eh. Pero kung layo ko yung nakikinig, umaten, hindi ko kailangan maging body-body sa inyo, kailangan nyo lang makinig. Kung sabi ni pastor noon, basta may dealing sa akin si pastor noon. Balik tayo dun sa ano. So sabi niya lang sa akin, bad. Magpakalinis ka, make yourself pure. Yung time na yun, may kasalanan na ako. So isip-isip ko lang, paano kung lilinis? May kasalanan ka na. Di ba kanina, nabanggit yung kanina sa Psalms 119, di ba? Ano sabi din doon? How shall a young man cleanse his way? By taking heed to thy word. Amen? Ganun din, parang ito. Kaya kung dumumi ka, di ba kaya itong mga to, binabantayan natin mga bata na nakita, mga pagbura. Amen? Lalo itong mga lalaki, tayo, no? Lahat na nasa natin kasi tayo nasa labas eh. Alam natin yan, yung kasalanan, kabastusan. Eh ngayon, kawawa yung mga bata, nasa cellphone na nila eh. Pag hindi mo yan, nagabayan. Kaya sabi to, basta paano yan? No, wala na. Sabi sa inyo sa taras, madumi na yan. Dito papasok yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi dito, kung madumi ka na, magpalinis ka ulit. Kasi ito, pinagpala ka kung malinis ka. Amen? Undefiled in the way. Kaya ang hirap akayin ng iba, makita lang nila yung church, para sa kanila, madumi na. Baliktad. Kasi nga yung iba, binabo yung church. Ang dami mga kulto dyan. Nakita nila, kumbag na si pastor, kilala ko yung pastor, si Kibuloy. Eh, loko-loko totoo yun. Ano yung sabihin ba na? Lahat ng pastor, loko-loko na. Madumi na yung Bible. Hindi. Ang Diyos ay mabuti, malinis. Pag may dumumi sa kanya, sila lang yun. Amen? At ganun din kayo, kung sakaling nadumihan tayo, nagkasala tayo, lahat naman tayo nagkakasala. Okay? Magpalinis tayo sa Panginoon. Amen? Para pagpalain tayo. Amen? Ang blessing, kanina may mga gift yung iba, marami pong blessing. Pag yung pinagpala ka, especially ng knowledge, kanina may nag-proverbs, di ba? Ang ganda ng knowledge. Nung batang Kristiyano ako, proverbs ako ng proverbs. Kasi hindi ko maintindihan yung iba, yung kwento, ang haba naman yan. Eh, yung proverbs, isa dalawang verse, may blessing na eh. Lagi siya sabi doon, wisdom is, ang sabi doon, principal. Wisdom is the principal thing. Therefore, in all your getting, get wisdom. In all your getting, get understanding. Lalo mga bata, kung kayong papayag, nasa church na kayo, hindi kayo nakinig, anong blessing meron kayo? Di wala. Pagalitan pa kayo. Tapos masabihin, galing ka sa church, kayo nagbumura ka. So, blessed are the undefiled in the way. Magpakalinis tayo sa salita ng Diyos. Amen? Pag sinabing walk in the law of the Lord, aralin mo, i-apply mo, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Ano pa? Blessed are they that keep His testimonies. Again, yung synonym ng law sa verse 1, iyan po sa verse 2, testimony, iyan po yung kanina. Kung alam mo na ngayon ang kwento ng Panginoon, kung paano niya niligtas yung sina Moses, kung paano niya pinagpala, yung mga nagtiwala sa kanya, ano pa? Kung paano nalinis yung mga dating marumi, yung namatay, binuhay. Ano pa? Kung paano niya pinotektahan yung mga lingkod niya. Kahit yung iba, nangamataya na yung lingkod niya. Mga testimony ng Diyos yun. Ibig sabihin, pwede mo i-claim yung sarili mo. Kung pinotektahan niya si Jeremiah, kahit yung pamilya niya, kinapakulong na siya, ginugulpi siya. Bandang uli, namatay yung mga nang aalipin sa kanya. Bandang uli, siya yung malaya.
Ang ganda ng kwento ni Jeremiah. Si Moses, ganun din. Lahat yan. Si Joseph, inapi siya, nag-alipin siya, nakulong siya, bandang huli, siya yung hari. Second to the hari. Ganyan po yung mga testimony. Kaya sabi dito, pag sinabing keep his testimony, una alamin mo. Pangalawa, magtiwalaan mo. Pag sinabi ng Diyos na pwede palang gawin sa iyo ng Diyos yun, basta mahirap lang kami. Wala na akong pag-asa kasi mahirap kami. Totoo ba yun? Ano ba si Jesus sa sabsaban pinanganak? Si Joseph nga, nakulong. Pag nakulong ka sa ibang bansa pa, hindi ka mamibisita doon, kawawa ka doon. May kilala tayong gano'n, nagpipreach sila sa Africa, oh. Talagang pinag-inita sila ng mga bakla. Kawawa sila. E buti man lang kung mga Amerikano, eh. Hindi sila sanay doon. Yung kulungan, nandito, yung ihi, doon na. Ganyan din dyan, ano natin dati yan, ganyan. Nakita ko doon sa Antipolo, ganun din. Nung nasa mag-preach, naaawa ako na ewan, eh. Paano ko tutulungan to? Wala akong salita lang ng Diyos. Anyway, so pero magtiwala kayo, blessed are they that keep his testimony, alamin mo muna yung kalooban ng Diyos, and then, yung mga bata pa kayo, hindi nyo alam gagawin dyan, eh. Magpatuloy lang kayo sa mga bagay na kaya nyo. Yan, katulad yung attend-attend lang, alam nyo, tama yan. Lahat ng ginamit ng Diyos, katulad ng bagay kasi si Joseph, naturuan muna yun. Si Jeremiah, na-instruct muna yung salita ng Diyos, later siya, kaya siya ginamit ng Diyos, sa later in his life. Kayo mga bata ngayon, kayo ngayon tinetrain. Pag nagkamali kayo, for example, hindi kayo nagtiwala sa Diyos, binastos nyo yung salita ng Diyos, yung gawain ng Diyos, eh, yung ako yan. Ngayon nyo ginawa yun, tapos nagpatuloy kayo dyan. Pag nandito na kayo sa later in life nyo, anong gagawin nyo ngayon? Ang hirap bumalik. Pwede pa naman, pero mahirap. Kaya kailangan, anong gagawin mo? Pag alam mo na yung kalooban ng Diyos, panatilihin mo. Okay? Sa utak mo, sa, syempre, sa gawain mo. Yung iba sa atin, siguro, hindi ganun kagaling mag-memorize. At least, gawin mo natin yung mga gawa mo. Amen. Yung iba sa atin, tagapala. Na-appreciate ko po yun. Kasi hindi na namin kaya ni Brad yun, eh. And, lalaki ng katawan nito. Sige. Pakainin lang namin. Kahit hindi po sila mag-memorize, nakatulong na sila. Amen. Si Daddy, ang daming ginawa dito. Bumabawi kasi yan, eh. Anyway, kaya, blessed are they that keep his testimony and seek him with the whole heart. Ang sabi sa Bible, lumutan ko tuloy, ask and he shall find, knock and he shall be open to you. Seek and he shall find. Kaya sabi dyan, hanapin mo ang news, Lord. Pastor, ang hirap, eh. Hindi nga ako marunong mag-English. Kaya nga tinatagalog ko dito. Ibabasahin ko ng English, aralan English, tatagalogin ko, may illustration pa. Pag hindi ka pa natuto, ayaw ko na lang. Unless hindi ka talaga umatend, tamad-tamad ka. Okay? Kaya sabi dyan, panatilihin mo yan sa utak mo at saka sa gawain mo. And then, hanapin mo ang Diyos. Ibig sabihin nito, alamin mo, ano ba gusto ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ay, sila nagme-memorize. Ang gusto ng Diyos sa akin, ako hindi. Ganun ba yun? Hindi. Ngayon, kung bago ka, okay lang. Kaya nga sana na-inspire kayo. Sabi, with the whole heart, ibig sabihin yung totoo. May mga, ito pag medyo nasanay na kayo ng, ano mo na, konting kasinungalingan, doon, konti lang dyan. Naiging ano ka na eh, naiging kalus ka na sa taga, sa English, ano yun, so, parang manhid. Okay? Atin-atin ako dito, pero hindi ako naikinig, hindi naman nila alam yun eh. So, atin lang ako. Bandang huli, ano? O iba naman, absent. Okay lang yun, atin na lang ako pag fill in the blocks, kung birthday ko, kung ano man yan. Alam ba, tandito si Kuya, no? And seek Him with the whole heart. Ano pa? Isa-isa lang po natin yung mga pinagpala ng Diyos, ha? They also do iniquity. Sino yung mga sumusunod sa, sino yung madalas na nagkakasala? Kasi madalas sinasabi natin, lahat ng tao makasalanan, pero lahat ba pare-pareho? Hindi. Kaya nga, lagi tayo dapat nasa church, pray ka ng pray, aral ka ng aral. Bakit? May pagkakaiba ka sa iba. Amen? Hindi lahat tayo dito pareho. Yung sino yung nakakaiwas sa kasalanan ngayon? Sinasabi dito po. Pag mahal mo yung salita ng Diyos, regular ka, attend, pag ano, nababantayan ka din ng kapatid kasi nga, andito ka eh. Pag wala ka, kakamustahin ka. Amen?
They, kaya sabi dito, sinisik niya ng, ang Diyos ng kanyang buong puso. They also do no iniquity. Hindi sinabing perfect yan, ha. Sinasabi lang dyan, pag nasa kalooban ka ng Diyos, puro salita ka ng Diyos, puro Bible, puro church, may iwas ka. Kuya, yeah, sa kasalanan. Kaya salamat yung testimony ni Kuya Jun. Diba ganun eh? Tsaka nung mag-asawa. Totoo po yun. Alam natin yan. Hindi yan na kaya salamat nag-testimony sila dito nung isang araw. Totoo yun. Alam naman natin yun eh. Diba? Yung pera mo, iinom mo pa. Konti na nga lang. Kasi hindi mo matanggihan ako po nung meron akong boss. Ito, makinto ko lang ha. Para konting ano sa ano. Yung boss ko, syempre, boss mo yun eh. Di dadaling kayo sa mamahaling lugar. Eh, yabang yan eh. Tatagayan ka ngayon. Pinakain ka ng masarap, tatagayan ka ngayon. Sabi ko, hindi ako umiinom eh. Nako, sama ng tingin nun. Pero kasi naturuan na ako nung time na yun. Hindi ko po inom, nagtataba ako, hindi naman ako nag-sign up sa tabaho para uminom. Amen? Pero iba sa atin, pag hindi pa naturuan, kala mo, kailangan mong gawin lahat ng gusto na. Hindi ganun. Pag medyo hindi ka na promote, bayaan mo lang. Ang Diyos ang magpo-promote sa'yo. Nasa Bible yun. Siya magpo-promote sa'yo. Kaya yan ha. Pag ikaw ay alam mo, sinisik mo yung salita ng Diyos, maiiwas ka sa mga kasalanan. Yung kasalanan na yan, yung nagdadala sa'yo sa kapahamakan. Eh kung naiwas ka, dun saan ka mapupunta ngayon? Sa maayos. They walk in all his ways. Doon ka lalakad ngayon sa, anong gagawin ko? Kung hindi na ako iinom, edi, gawin mo yung gagawin mo. Makinig ka, umaten ka dito, kumain ka na lang ng, ano yan? Nakikita ko yung, dumadaan yung pagkain. Isa, dalawa, tatlo. Kaysa uminom ka, kumain ka na lang ng, ano yan? Gordon Blue. Pansit. Ha? Laing lumpia. Ang sarap nyo, no? Di may kapalit na yung inumo. Ay, wala na akong kaibigan. Mas maraming kang kaibigan dito. Matino pa. Hindi lang mga lalaking katulad mo na iniisip, papogi. Kasama mo dito, may babae, may bata, may matanda. Amen? Nakikita mo ako. Pag nakikita ko itong mga to, gaganda, di ba? Naisip ko na kasi yan. Eh, siyara, may babae din ako. Parang na-advance ba? Kaya pinagpapray ko kayo, ganyan sana, makasama rin namin kayo ng matagal. Amen? At kahit nung sa church yan, ganun yung po yan eh. Minsan kahit yung pastor, yung magagawa nyo pa sa mga anak ko, hindi ko magagawa. Kaya sana yung mga ati-ati dito, kuya, ma-perform nyo yung pwede nyo magawa sa mga anak namin. Kaya yan naman ang dahilan kaya natin sa church. Amen? Tuloy, tutom na ba kayo? Na ilang minutes na ako? 38. Ha? 38. Eh, anniversary ngayon. Hindi pwede yan. Doble natin. Okay. Thou hast commanded us to keep thy presence diligently. Dami, no? So, una, commanded. Kasi pinag-utos to ng Diyos. So, yung nasa Bible po, hindi yan suggestion. Gusto mo ba mag-church? Pwede, pwede hindi. Okay. Ah, sabi dito, huwag ka mag-isinungaling. Gusto mo ba yun? Minsan-minsan, pwede ba? Okay. Parang restaurant. Ano order mo? Hindi. Command, ibig sabihin, talagang sinasabi sa'yo. At may konsekwensya pag di mo ginawa. Eh, pastor, di ko naman ginawa yun. Wala naman nangyari. Kala mo lang yun. Yung di nag-memorize, di naingit kayo ngayon, di ba? Ako medyo lang. Pero ang gandang pakinggan ng ganun, di ba? Wow, naka-record pa. Hindi naman nagmamalaki, pero nakaka-encourage kasi yun. Amen? Amen. Kayang-kaya rin siguro ni Danny yun, tsaka ni Clarissa, no? To keep thy precepts diligently. So, nasabi natin kanina yung pagsunod. Yung precepts is another synonym sa law and the commandment and then the testimony. So, pag sinabi lang precepts, parang mga batas po yan. Okay? Pag sinabing keep thy precepts ngayon, sundin mo. Okay? At sabi dyan, diligently. So kanina, kaya natin dinidisplay dito yung salita ng Diyos. Kasi minsan po, nag-memorize nga tayo, hindi naman masyado, di ba? Kasi tutulungan naman na, papalampasin na yan eh. Kaya alam nyo ba, napaganda nung patitoldo, kinabisado mo. Amen? Kasi ganun po, salita ng Diyos, sabi niya, every tittle and every jot shall not pass from the law till it be fulfilled. Yun ang sabi ng Panginoon. So sabi, napakipunta natin lahat ng pati punctuation.
Amen? Now, hindi naman yung ibang punctuation kasi yan. Eh. Kasi yung salita talaga ng Diyos, salita yan eh. Anyway, may isang argument doon, so hindi natin tatakil muna ngayon. So, diligently, ibig sabihin diligently, hindi yung makakabisado yan pag hindi ka nagsipag. Amen? Katulad nun, paano mo yun inilalagay sa utak mo lahat? Yan ngayon nga, iniisip ko, ewan mo. Dati, parang pangarap ko din yan, pero huwag na. Ang hirap. Pero pwede, amen? Sana na-inspire tayo. So, pag sinabing keep thy vigilance diligently, ganun din naman yan. Sa damit pa lang, lagi ko sinasabi sa mga bata, amen? Ngayon, anniversary natin, salamat. Iba, kahit paano nakadamit. Nakalimutan ko ngayon ako, pero okay lang yan. But, ano pa yung mga dapat na sundin ng maliit lang? Yan, yung kalinisan, damit pa lang, maayos. Okay, sa lalaki, syempre, mukhang lalaki. Babae, mukhang babae, at hindi, bastusin. Alam nyo na yan, balay na sasabi yan. Magandang tingnan sa babae yung magandang, alam nyo na, modest na tinatawag. Ibig sabihin, hindi ka nagpapapansin. Nakita nyo yung aking ano, pansinin nyo nga. Ngayon, puro kalokohan ngayon eh. Actually, pag nakita nyo sa Facebook, yun, iwasan nyo na agad. Sana kinakabahan na kayo, napakalokohan itong mga to. Ito yung iiwasan ko, amen? Dito na lang ako sa church. Tuloy natin, oh, my ways were directed to keep thy statutes. So, sinabi na kanina, ikikip ko yung statutes, pero ngayon, yung mga paraan, ibig sabihin, marami, ganito, ito yung madalasan sa church. O, alam na natin, kailangan mag-church. Anong gagawin mo sa Sunday? Siyempre, pupunta ka sa church. Pero sa Saturday, anong gagawin mo? Eh, wala naman yung pastor, di Sunday pa eh. Maganda, una, huwag ka na magpagod masyado. Huwag ka na magpuyat, kasi kahit talagang determinado ka pupunta ka sa Sunday, at puyat ka naman sa Sabado, either malate ka, or andito ka, tutulog-tulog ka. Amen? Kasi sabi dito, ibig sabihin, yung mismong daan ko palang papunta doon sa kailangan kong gawin, maayos din, nakadirect. Bakit ka maaga matulog pag Sabado? Eh, kasi Sunday bukas eh. Amen? Ganun yung sinasabi ko. Ganun din sa mga bata. Bakit ganyan yung course na pipiliin mo? Kasi alam, gusto ko, paglaki ko, ang gagawin ko sa buhay, maglilingkod ako sa Diyos. Yun ang unang priority ko. Yung trabaho kasi hindi pa nga yung pinaka-priority mo sa buhay. Business. Kahit ano yan, kahit si Raul, meron yan eh. So kaya ngayon, dapat tayo, ang pinaka natin, maglingkod sa Diyos. Ngayon, susunod lang tayo. Bakit ganyan ang kurso mo? Kasi gusto mo yung trabaho. Ba't gusto mo yung trabaho? Kasi gusto mo maglingkod sa Diyos. Kaya yan. Kaya yung mga kaparaanan mo, nakadirekta, yung direction yan, papunta sa pagsunod at pag panatili at pagsunod, ganun lang po yan, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Eh, yung mga anak ko, pastor, ako naman ay nagtitibag lang ng ano, ang pabaho ko po, kunwari na lang ha, di ako nalalait, ako naman ay driver, kunwari, eh, ano ba naman yung ano, tuwuhan ko na lang anak ko, hindi ko na pag-aralin, kasi magdadrive lang naman kami, buhay na kami. Tama ba yun? Bakit hindi? Eh, buhay naman eh. Mag-drive lang eh. Walang pangarap. At saka ganito ba? Kanina ka ulit. Gusto mo maglingkod sa Diyos? Napakahirap maglingkod sa Diyos kasi hindi ka ba mapakatalino? Sabi sa inyo, kaya yung mga pastor na minsan, hirap na hirap din sa ministry, darating yung pagsubok, i-challenge sila sa isang doktrina, hindi nila madepensahan, susuko sila ngayon, ano mangyayari? Kasi hindi nila inaral eh. May pagkakataong aralin. At ganun din, kaya ako, hindi ako na-intimidate sa inyo, matalino man kayo sa akin. Additional nga kayo sa akin, gusto ko may mag-input sa akin, pastor, hindi naman ganyan yan. So, magagawa ko lagi ngayon, lalo yung kalooban ng Diyos. Amen? Gusto ko yun, mas matalino dito, kasi magiging input kayo sa akin. Kaya sabi dito, saan ba ako? Kaya, dito pa rin ako eh. So, kaya gusto ko mag-aral kayo mabuti. Amen? Mga bata, huwag kayo tatamad-tamad. So, ganun din sa salita ng Diyos, okay na yan. Medyo na-recite ko naman eh. Kahit yung mga simpleng word, yung as, to, from, hindi nyo pwede pagbalibalita rin yan. Pag inaral nyo po yan. Kaya tayo King James tayo, nakita natin to talaga tumatayo sa test ng time. Yung mga Bible na lumalabas ngayon, yung NIV, bahala na yan. Yan ang sa palagay namin tama sa ngayon eh. Ganun yan eh. Mababaw. Ito, matagal lang talaga sinubukan, wala sila masabi hanggang ngayon, okay? So kaya sabi dito, then shall I not be ashamed. Pag alam mo yung ginagawa mo, alam mo ang Panginoon mo, naintindihan mo yung salita ng Diyos, di ka mahihiya.
So ako po yung dating mahihain, kaya nga inaano ko si Juliana, sino mahihain dito? Ito, hindi mahihain ito eh. Ito, hindi ito eh. Kaya kung mahihain, di ba? Si Juliana, si Chelsea, wala si Chelsea, no? Si Jamie, hindi mahihain yan. Sino? Stephen, medyo mahihain yan. Alam nyo mo, pag alam na alam mo yung dala-dala mo, totoo yan, hindi ka mahihiya. Babanggain mo ka. Hindi mo siya babanggain na para masaktan sila. Yung sabihin ko lang, di ba, lalabas ka, soul winning ka, kahit kasi laki na Kuya Ed yung soul winning ko. Pwede ba kitang share na salita ng Diyos kahit malaki ka at ako ay... Wala eh. Matapang ka kasi, hindi ka takot. Hindi ka nahiya. Kasi alam mo yung salita ng Diyos. When, sabi niya, when I have respect unto all thy commandments. Eh, naniniwala ka si ano, Jonah, niluno ng balyena? Ay, nakakaya naman. Eh, si Mary, virgin ng anak. Eh, naniniwala ka dyan? Alamin mo yung explanation doon. Okay, hindi ka kailangan maging mayabang. Kaya pag naintindihan mo, hindi ka mahihiya. May paliwanag dyan at napakaganda. Hindi ko kayang isa-isa ngayon eh. Tuloy lang natin to. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned the righteous, thy righteous judgment. Isa-isa natin ha. Sino dito nagpupuri sa Diyos? Ito nyo, wala. Eh, sino dito yung sobrang pagpupuri sa Diyos? Sino dito yung tumatalon pa din? Kailangan nyo. Paano ba yung magpuri sa Diyos? Maraming bagay, no? Right, soul winning. Ako minsan lang sumama, ako lagi. Sino yung talaga nagpupuri sa Diyos doon? Eh, may ginagawa ako eh. Unahin mo yung gagawin mo, tapusin mo, or sa tabi mo muna. Amen? Sa kantahan. Sino nagpupuri? Yung medyo nahihiyang kumanta o talagang umaawit at tama yung tono at tama yung sabay at hindi lang, mag-aaral pa siya ng instrument para pag walang taga-tugtog si Basto, meron. Sino yung mas nagpupuri doon? Siyempre nagde-devote ng time, amen? Salita ng Diyos, tapos yun, kakanta ka na lang, babasahin mo na lang, hindi ko alam yung pastor, alamin mo. Para later, kasama ka namin magpuri at ituturo mo din sa iba. Sino yung mas matinding magpuri sa Diyos? Sa pagbibigay naman, yung minsan-minsan lang o hindi, wala. Yung minsan lang umatin. Alam nyo na, amen? Kaya I will praise with uprightness of heart when I shall learn thy righteous judgment. So, hindi ko po ine-expect sa inyo na magbigay kayo dyan na masama yung loob nyo. Kaya sabi sa pinaral natin 2 Corinthians, di ba? 8 and 9. Gusto ng Diyos na, yung tumatay. Pasto lagi yung naalala ko dyan eh. Ibig sabihin, hindi masama yung loob mo. Kasi alam mo yon, yung pera na yon, malaki man o maliit, gagamitin sa gawain ng Diyos, eh, ba't ka... Pero again, hindi yun agad-agad. Tinuturuan ka. Unti-unti, nakikita mo naman, kukumpara mo yung ibang church sa atin, yung iba dyan, napakayaman, gagamitin yung pera saan. Katatapos lang ng decoration ngayon, palitan na ulit natin kasi wala, dami natin pera eh. Papaluwangan, eh walang tao. Gagawa ng programa. Kakausapin nyo kung sinong connection nila. Amo, puno na yung church. Pero hindi yung mga member. Hindi tayo ganun. Amen? So kung saan man gastusin yung pera na yan, sulit yan. Hindi katulad sa iba. Pero yun nga, ibig sabihin, dapat matuluan ka muna unti-unti, unti-unti, unti-unti. Salamat yung iba. Iba nagdadala na rin. So napansin nyo, di ba? Sinong gumagastos kahit sa pagkain? Eh, siyempre si Pastor. Eh, pero iba, nagmamature. Meron din akong bahagi. Amen? Yan, nagmamature na yun pag gano'n. So, ayan. So, gano'n po yan. Ha? Hindi natin binibigla mga bata. Hindi ko sinabi, Stephen, dapat ano ka na? Napakagaling mo na soul winner bukas, ha? Hindi gano'n. Sumama ka lang muna. Aralin mo. Pag natuto ka na, yung righteous judgment ng Diyos ngayon, magiging upright ka na in heart and then saka mo gagawin yung kanyang kalooban. Ganda, di ba? Anyway, I will keep thy statutes or forsake me not utterly. Ito naman ang maganda. Pastor, alam ko, Pastor, maganda yan eh. Kaso, kinakabahan ako, Pastor. Baka pag nag-church-church ako dyan, alam nila, galit kayo sa bakla, baka ako'y kagalitan nila, matanggal pa ako sa trabaho. Layo naman ang tinalon mo. Pero yung iba, ganun ang isip eh. Umagit ko kasi yung kanina, yung inaano ko sa inuman, hindi naman ako natanggal.
Wala mo na tatanggalin eh. Pag gumamit ako, gagawin ko yung gagawin ko. Kung sila mag-inom, bahala sila. Ako, inom ako ng beer brand, tsaka ng na Milo, good beer. So, huwag kang matakot. Bakit? Kasi sabi dito, kung pinapanatili ko yung salita ng Diyos, okay, ginagawa ko na ngayon, church ako. Pababayaan ba ako ng Diyos? Hindi, kagagalitan nga, sabi, hindi ka niya iiwanan. Oh, forsake me, not pwede kang umas. Lord, pwede ba reserve niyo yung trabaho ko? Pwede ba, Lord, tama-tama lang yung aming budget? Pwede ba, huwag naman magkakasakit yung anak ko? Amen? Eh, marami daw nawawala mga bata ngayon. Kaya itong mga anak ko, homeschool yan, hindi mawawala yan. Magwawala lang. Pero wala, babanata ng nanay. Wala, dito lang sila eh. Kaya mag-ingat din, amen? Pero katulad nito, eh basta, pupunta ka sa hala-hala eh. Ganda-ganda ko pa naman. Hindi ka papansin yung mga baka doon. At saka yung mga sinasama natin doon, sinisigura natin matino, amen? Ayan, so pwede kang umasa ngayon kung ginagawa mo ng kalooban ng Diyos, Lord, si God, nagmumoto pa dito. Ang layo naman. Samantalang yung church nila doon, isang dura lang eh, ba't di na lang pag doon? So pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, pwede kang umasa na hindi ka niya papabayaan. Amen? Forsake na that way. Tuloy natin. Ilang minutes na ako? Ha? 52 na agad. Bilis naman. O, 50 na lang. Isang 50 pa, hindi. Tapusin na natin dito sa... Sarap mag-aaral eh. Sige, kung saan tayo abutin. Where we dance, siya yung mind. Ito sabi ko kanina, no? Pastor, hindi mo alam, nakapanood na ako ng kung ano. Nabastos na yung utak ko, meron ng... May classmate kasi ako, bastos. Anong gagawin ko ngayon? Alam ko na yung mga bagay na hindi ko dapat alam. Bumawi ka ngayon, amen? Pwede ba yun? Eh, basta alam ko na nga, pwede yun. Kasi lilinisin ka ng Diyos eh. For example, kung ano man yan. Si David din yun, nag-pray, di ba? Alam mo, may kalokohan si David eh, di ba? May kabanalan siya kasi may kalokohan. So, bumawi siya ngayon sa Diyos. So, ganun din tayo. Yung mga testimony, dati po akong manginginom. Yung aking pera, konti na nga lang, iinom ko pa. Loko-loko to. Pero, after noon, ngayon, natuto ka na ngayon, moving forward, anong gagawin mo? Ngayon, Lord, parang ating second Corinthians 10, di ba? Babawi ka ngayon. Lord, from this time on, simula ngayon, magtatapat na ako, magsisipag pa ako, lahat sa pamilya ko lang, and even more, yung dati ang napaagalante ko sa inuman eh. O, libre ko kayo. Ano ba naman yung may bigay mo sa church yan? Oo, kasi kahit doon sa... Sila mismo nagsabi po niyan. Sinasabi ko sa yung testimony lang mga kilala kong makainginom. Si Tatay Eddie, kilala ko si Daddy, di ba? Kaya giver yun. Si Tatay Eddie, sabi niya, pambira, dati nga, halos ano, alak ng alak eh. Tuwan-tuwa yung asawa niya. Kaya ganun yun. Kaya lakas mag-amen nun. Hanggat kaya niya pa. So, pwede ba yung mga bata, mga matanda? Kung naunahan ka na Satanas, linisin mo yung sarili mo. Kung dati kang bastos, tigilan mo na. Kung dati kang palamura, tigilan mo na. Hindi ako nagmumura, pero nangaasar ako, nanlalait ako. Huwag na rin. Hayaan mo yung lumalabas sa bibig mo. Pag lumabas sa bibig mo yan, uy, sinabi niya ano yun, dati ganito sumalabag sa bibig niya, puro pang-aasar, puro pagyayabang. Ngayon, puro blessing na kasi kinakabisado niya yung Psalms 23. Ang ganda nun, di ba? Naintindihan niyo ba yun? Ngayon, kabisado niya na. Ngayon, alamin niyo naman kung anong sabihin nun. Tapos kakantahin mo pa yung, and I shall dwell in the house of the Lord for... Sing with me! Kasi magiging taga-paawit ka na rin. Ano man, ganda nun eh. Isabihin nun, sa langit ka. At kahit dito sa lupa, maglilingkod ka sa Diyos kahit anong mangyari. At kahit konti lang yung pagkain mo, feeling mo, dami nun. Kasi nga, pinagpapala ka ng Diyos. Amen? At sinasabi ko sa inyo, sa kondisyon mo ngayon, di mo kailangan maraming pagkain. Handa mo yan. Minsan, gusto mo lang yan. Pero di mo kailangan yan.
Nag-survive ka ng ano, konti. So, linisin mo yan. Paano daw kung susunod ka, taking heed according sa salita ng Diyos? Sundin mo na yung salita ng Diyos. Anong problema mo? Pera? So, ano sabi ng salita? So, magsipag ka. Magtapat ka. Gawin mo yon. Hindi yan problema. Ngayon, hindi tayo prosperity gospel dito. Iba naman, sobrang yayaman kayo. Pagpalain kayo. Wala akong sinabi sa inyong ganyan, di ba? Pagpapalain din kayo, pero tama lang. Pwede nyo expect yung tama sa Diyos, hindi yung sobra-sobra. Okay? Tapusin na natin. With my whole heart, I have sought thee. Parang kanina, seek the Lord. Ngayon naman, seek pa rin. Sought is just past tense ng seek. Okay? Whole heart ulit. Hanapin mo ang Diyos. Oh, let me not wander from thy commandments. Ganito yan. So, ang kabaliktaran po nung, alam nyo, wander? Yan, okay. Very good, no? Hindi wonder woman yan, ha? Wonder, letter A yan. Wonder. Ibig sabihin, pagala-gala. Kaya asal sa inyo yan. Nasaan na naman yung anak ko? Ewan ko. Isa ka pa. Problema ka rin pag hindi mo alam kung nasaan yung anak mo. Okay? Anong ginagawa? Anong iniisip? Basta di mo kayang bantayan yung isip ng anak mo. Pwede yan. Tingnan mo lang yan, eh. Alam mo na iniisip niyan, eh. Kung marunong ka rin. Kaya sabi doon, kung gusto mong hindi ka lumayo sa kalooban ng Diyos at sa Bible, di ka umalis sa church, eh hanapin mo yung salita ng Diyos. Ano sabihin nung basta, alam ko na yan. Hindi nga eh. At tulad ng mga sinabi ko ngayon, dami ko sinabi, naintindihan mo ba lahat? Kung hindi mo naintindihan lahat, next time, ulitin ko naman yan, at minsan lalaliman natin, minsan binababawa natin para sa iba, hanapin mo yung ibig sabihin nun. Alamin mo yung ibig sabihin. Amen? Tapusin ko na ngayon. Pakibasa. Ready? Go. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ayan, yung ginawa natin kanina. Amen? Ano sabihin ng hid in my heart? Yung sabihin, itago mo. Actually, yun yan. Memorize po yan. Mara ko, alam ko na, ito yung mabuti. Pero may pwede ka bang i-quote sa Bible na yung sinabi, for example, sa pag-attend ng church. Sinabi ba sa church na, sa Bible, na umatay ng church? Eh, paulit-ulit, di mo na kasi binasa. At ngayon, kung alam mo na, kabisaduhin mo ngayon, di ba? Hebrews 10:25. At yung mga nabanggit din kanina, ito pag sinabing, hide the word in your heart, paano mo itatago? Ay, ko dito. Hindi, kabisaduhin mo. Kasi pag alam mo na yan, kasi mayroong magtutok sa'yo ngayon sa'yo, okay? Ano ba yung nagtutokso sa atin, bud? Madami yan, di ba? Eh, kaso alam mo yung salita ng Diyos, sabi ha? Ah, hindi ko titingnan yan. Sabi sa Bible, I will not set any wicked thing before my eyes. So, kayo alam mo na yon, kahit toksuhin ka pa dyan, eh, ayoko niyan. Bastos, gaganyan mo pa yan. Eh. Babaw mo. Cheap. Ito pinapakita yung anong dahil itong nakita, di ba? Ganun yan. Oh, may tingin si ano kaya ano eh. Oh, bakit? Medyo. Okay, so yan lang po. Tapusin natin dyan, ha? Kung gusto nyo hindi kayo magkasala sa Diyos, eh, lahat tayo nagkakasala. Pero huwag mong gawing excuse. Kung magkasala ka man, at least hindi sinadya, hindi ganun kadalas. Kasi alam mo na yung sinabi ng Diyos at galit siya sa kasalanan. Okay? At natutuwa siya pag sumusunod ka sa kanya, may rewards. Eh, doon na tayo. Amen? So sana this ngayon, kakain lang tayo tapos mag-service na naman tayo. Hanggang hapon po ba kayo? Nasa inyo po yan. Pero ang programa po natin ngayong anniversary time, kakain lang tayo, kaunting pahinga, diretso na naman, memory verse, and then preaching. Amen? So gutom na kayo? Ako kumukulo na. Okay. So this time, tuloy tayo. Amen. Mamaya po, habang kumakain, habang nagpapahinga, may mag-memory verse, ha? Okay. Pero makikinig kayo. Kasi baka... Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na salamat mo sa aming anniversary. Gamitin niyo po ang aming church sa lugar na ito, Lord. Sa extension, Panginoon, doon na kayo po nakakalam ng aming dahilan, ng aming purpose, at ang drive, Panginoon, sa halala. At dito rin, Panginoon, na kayo po seryoso. We mean business with you, Panginoon.
pagdating sa ministry. So I pray, magpalain nyo na kami, hindi nyo kami iwanan, Panginoon, kung ano man yan. Minsan nahihirapan kami sa gastos, Panginoon. I pray na pagpalain nyo na kami sa ganyang bagay, Panginoon, especially sa ganitong panahon, Panginoon, sa ganitong bagay, sa pag-instruct. Nawa, Panginoon, mga salita na sinasabi dito, Panginoon, di ba uwi sa wala ang mga tao, Panginoon, magtitiwala sa inyo, sa namin narinig, intindihin ang salita, Panginoon, sa free time, Panginoon, even, hindi namin na pipigatin ang Holy Spirit, Panginoon, para mas tuloy-tuloy ang aming paglago. Iwasan na rin namin, Panginoon, yung mga makasalibutan dyan. Focus na lang kami sa inyong salita, sa inyong mga awitin sa church, Panginoon, fellowship, sa maayos ng mga tao, Panginoon, sa church. Ganun din po, Lord, may isa sa mga bisita, Panginoon, ma-resolve kami na dito po kami dapat pala sa inyong church at sa inyong kalooban. Ilang po, Lord, Panginoon, we also pray and sa pagpatuloy ng church na to, many more years, maglilingkod kami magsama-sama sa aming pagkain, Panginoon. Basbasan nyo rin po, maraming salamat sa nag-prepare, Panginoon, at magkaroon kami ng maayos na fellowship ngayong araw, Panginoon. Maraming salamat sa tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen! Amen.